Sa ating nakaraang video ay naitampok natin ukol sa paniniwala ng mga matatanda o mga superstitious belief ang walong sinyales ng mga pamahiing Pinoy na ito ay may kinalaman sa pera. Kaya't kung hindi nyo pa po ito napapanood at kung interesado ka, ay paka-check na lamang po sa akin channel or I will link down below on the description box. At sa video ito ay tunghaya naman po natin ukol sa limang kahulugan ng inyong panaginip na ito ay makapagsasabing may dalang swerte, maraming pera o ikaw ay yayaman sa lalong madaling panahon. Kaya't kung may time kang makinig, tara, samahan niyo ko. Ang panaginip ay isang natural na pangyayari sa isang tao. Ayon sa mga naitala, ang panaginip ay isang succession ng mga imahe, tunog o damdamin na nararanasan ng ating isip habang tayo ay natutulog. Ang mga laman ng ating panaginip ay walang ganap na kapaliwanagan. Kaya't ang usapin ito ay pinagdedebatihan at talagang isa sa mga interested topic sa buong mundo na nakasaad sa kasaysayan ng tao. Kaya't narito ang ilang mga panaginip na ito ay makapagsasabing magdadala sa iyo ng swerte. Una na riyan ay kung ikaw ay nakapanaginip ng star o bituin, na kapag nakita mo ito, ang simbolo nito ay kaniningan at kasikatan. Kaya naman kapag nanaginip ka nito, ibig sabihin nun ay ikaw ay makikilala at tatanyag. Bukod rito, ikaw ay magkakapera pa. At sumunod naman ay ang bigas. Dahil ang bigas ay sinasabing may hatid rin na swerte dahil sa korteng bilog nito at pahaba. Ito rin ay nagmumungkahay o sumisimbolo ng kasaganaan sa buhay. Kaya naman, kapag nanaginip ka ng bigas, ang ibig sabihin nun ay magkakapera ka. Ang ating pangatlo ay ang papel. Kapag ito ay nakita mo sa iyong panaginip, kung walang titulo ang lupain mo, ibig sabihin ay hindi ito sa iyo. At saan isinsulat ang titulo ng lupa? Di ba sa papel? Kaya naman, kapag nanaginip ka nito, ibig sabihin nun ay magkakaroon ka ng lupain at house in lot na pagmamay-ari mo. At ang pang-apat ay ito ay masasabing ring pinakamaswerte. Dahil kapag ikaw ay nakakita o napanaginipan mo ang isda, maski anong uri ng isda sa panaginip, dahil napakaganda ang ibig sabihin nito. Dahil ang mga isda kasi ay maliliksi, maagap at aktibo. Kapag lumalangoy sila sa karagatan, tila wala nang katapusan. Kaya naman, kapag nanaginip ka ng isda, ang ibig sabihin nito'y tatakbo ng masigla ang negosyo mo at walang hanggang kalayaan din ang mararamdaman mo sa buhay. At ang ating panghuli ay kapag nanaginip ka ng ubas. Marami ring simbolismo ito. Dahil ang ubas ay bilog at kapag namunga ay marami at magkakadikit. Kaya naman swerte rin at positibo ang dating kapag ikaw ay nanaginip ng ubas. Ang ibig sabihin nito ay mas lalo pang dadami ang iyong mga kaibigan at mas marami pang magmamahal sa iyo. Nagsasaad din ito na dadami ang ipon mo, lalo na ang mga pera mo sa bangko at alkansya. Maganda rin ang epekto ng panaginip mo sa ubas, sa flow of romance, sa ngayon sa taong mahal mo. Dahil ang ubas ay nakakalasing, tulad ng pag-ibig, lalong mahumaling sa iyo ang taong minamahal mo. So nasa inyo na po kung inyong papansinin or iisnabi ng video na to. May basen man o wala ang naging interpretasyon ng limang swerteng panaginip na ito ay kayo po ang bahalang humusga. Basta tandaan lamang po natin na ito lang naman po ay isang gabay o inspirasyon lamang. Wala namang masama kung ating susubukan o ating paniniwalaan, basta't ang mahalaga ay hindi po tayo nakakapanlamang. Huwag lamang dapat tayong sumobra at tandaan pa rin po natin na kung gusto nating swertihin, yumaman o magkaroon ng maraming pera, pinakamas mainam pa rin sa lahat, sipag at syaga, tiwala sa may kapal at maging positibo sa buhay, ay hindi imposibleng mas lalo pa po nating makakamit ang ating tagumpay. Marunong po dapat tayong magpahalaga sa kung ano ang meron tayo dahil nasa atin pa rin ang may control at tayo pa rin ang gumagawa ng ating kapalaran. Kung kayo po ay may mga suggestion o reaksyon o nais na nagdag sa topic na to, ay paki-comment na lamang po sa ibaba. Maraming salamat po mga ka-Jansky. Good luck and God bless. At syempre bago po tayo mamaalam,
ay nais muna nating alamin ang ating mga love horoscope kung tayo ba ay siswertihin o mamalasin sa ating mga buhay pag-ibig sa linggong ito mula November 16 hanggang November 22. Para sa mga taong Aries, ay mababawasan na ang paghanga mo sa isang tao na lihim mong iniibig dahil may makikita kang ukali sa kanya na hindi katangi-tangi. Ginpaman, hindi naman agad mawawala totally ang paghanga mo sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 5 at 6. At para naman sa mga taong Taurus, isang bagong kakilala ang ma-attract sa iyo dahil sa likas mong karisma. Isa ring malaking factor na ikakahanga niya sa iyo ay ang iyong naiipa at natatanging talento. Pero hindi pa ito ang panahon na ma-attract ka rin sa kanya. Ang iyong mga maswerteng numero, 8 at 9. Para naman sa mga taong Gemini, ay hindi siya kundi ikaw ang magpapasya ngayon sa loob ng inyong tahanan. Dahil ikaw ang higit na nakakaalam ng mga kailangan gawin sa panahon na ito. Wala kang dapat alalahanin dahil magigibig siya sa iyo. Ang iyong mga maswerteng numero, 20 at 32. Para naman sa mga taong Cancer, ay hindi mababago na simpleng paghingi niya ng tawad ang mabigat mong saloobin sa kanya ngayon. Malaki ang nagawa niyang kasalanan sa iyo, kaya naman ay hindi agad-agad mawawala ang sama ng loob mo. Ang iyong mga maswerteng numero, 25 at 30. Para naman sa mga taong Leo, siya at siya pa rin ang magiging laman ng iyong puso't at isipan. Kahit pa anong pagdedenay mo, kahit taas na umong nasasabi sa iba na nakalimutan mo na siya, ay alam mo sa sarili mo na wala talaga itong katotohanan. Ang iyong mga maswerteng numero, 2 at 4. Para naman sa mga taong Virgo, ay may pagtatalong magaganap sa pagitan ninyo ng inyong mahal. Hindi magkakatugma ang iyong mga opinyon tungkol sa isang bagay. Magkaiba rin ang gusto ninyong maging diskarte at gusto ninyong mangyari sa buhay nyo ngayon. Ang iyong mga maswerteng numero, 1 at 3. Para naman sa mga taong Libra, ay huwag mong masyadong ipuhos ang iyong tiwala sa iyong kapareha. Dahil sa sobrang mong tiwala at kaluwagan sa kanya, ay malaki ang posibilidad na matitake advantage nyo ito ngayong araw na hindi mo namamalayan. Ang iyong mga maswerteng numero, 4 at 7. Para naman sa mga taong Scorpio, ang mahabang oras na pagsasama nyo sa bahay ngayon ang siyang magiging daan para matuklasan nyo ang natatagong talento at mga katangian ng isa't isa. Kaya naman ay magiging masaya at challenging ang bawat oras. Ang iyong mga maswerteng numero, 45 at 47. Para naman sa mga taong Sagittarius, yung akala mo ay hindi mo na siya mahal, pero dahil sa mga nangyayari at sa inyong pagkakalayo, ay saka mo ma-realize na mas masaya ang buhay kung nasa tabi mo siya. Hindi mo maiiwasan na hindi siya mamimiss. Ang iyong mga maswerteng numero, 28 at 29. Para naman sa mga taong Capricorn, ay magkakaroon ka ng pag-aalinlangan na sabihin na sa kanya ang tunay na nilalaman ng iyong damdamin. Para sa iyo, wrong timing ang panahon na ito para isingit sa kanya ang iyong pag-ibig ngayong marami siyang hinaharap na problema. Ang iyong mga maswerteng numero, 3 at 5. At para naman sa mga taong Aquarius, normal lang na makaramdam ka ng pagsiselos kung sa tingin mo ay mas mapapalapit na ang iyong relasyon sa isang kaibigan kaysa sa iyo. Subalit hindi mo ito makakayang ipakita sa kanya o ipahalata man lang. Ang iyong mga maswerteng numero, 7 at 11. At ang ating panghuli ay para naman sa mga taong Pisces, ay wala kang dapat ikabahala kahit hindi mo man kasama ngayon ang iyong mahal. Tulad mo ay maayos din ang kanyang kalagayan. Pareho pa rin ang inyong mararamdaman sa isa't isa, kaya't mapapanatag ka na. Ang iyong mga maswerteng numero, 14 at 15.
guys for watching. Sana may natutunan na naman kayo. At kung oo, please do like and share my video. Meron kayong reaction, opinion, or any suggestion, paki-comment lamang po sa baba. At bago tayo magpaalam, always remember, think positive at bawal ang nega. Bye!